kabaliwan ni Tisay Lynette at Dr. Handsome RJ ay wala nang kawala ang dalawang lovers in the farm. Dahil na bulgar na ang kanilang sekreto, agad-agad na pinuntahan at kinumpronta ni Witchy Moira si Tisay Lynette. Dahil ubod ng sinungaling si Tisay Lynette na nilisik ang mga mata ni Witchy Moira sa galit. Dahil ano naman raw ang kanyang kasalanan bakit siya trinidor ng tinuturing niyang kaibigan o kapatid. Kaya raw pala tama ang hinala at kutob ni Witchy Moira na nasa paligid niya lang ang babae ng kanyang asawa. Kaya sinabi rin agad ni Witchy Moira kay Zoe ang mga natuklasan rin ng kanyang paparazzi at agad sinugod ng dalawa si Tisay Lynette sa small mansion nito. Nagsisisigaw si Witchy Moira sa baba ng bahay ni Tisay Lynette at sinabing bumaba raw ito. Dahil may dapat silang pag-usapang importanting bagay kaya agad-agad na bulabog ang mga boardmates nila Tisay Lynette at Annaline. Bumaba naman si Tisay Lynette at tinanong niya si Witchy Moira at Zoe kung ano ang kanilang sadya at hindi raw ito mag-iskadalo sa kanilang small mansion. Dahil nakakasira ng puri si Witchy Moira sa kanyang pagsisisigaw at pati mga boardmates ay naiingayan sa talak ng bunganga ni Witchy Moira. Dahil napakalakas ng boses nito na parang isang barangay ang nakakarinig sa boses niya. Nagsilabasa naman ang lahat ng kaibigan ni Tisay Lynette dahil sa di oras ay sugod ito ng sugod. At dahil nga nakikimaritis na rin ang iba, diretsohang sinabi ni Witchy Moira ang kanyang sadya. Na walang paligoy-ligoy at direct to the point ito, sinabi ni Witchy Moira na tutubang si Tisay Lynette ang prinsesa ni Dr. Handsome RJ. Hindi makapagsalita si Tisay Lynette sa tanong ni Witchy Moira na para bang naka-zipper ang kanyang mga bibig. Munti ka nang napaluha si Tisay Lynette sa komprontasyon ni Witchy Moira insakto namang dumating si Michael. At nagtataka rin ito kung anong kaguluhan ang nangyayari at dahil naaawa si Michael kay Tisay Lynette ay pinabulaanan ni Michael si Witchy Moira. Na hindi totoo ang kanyang mga sinasabi dahil girlfriend na daw ni Michael si Tisay Lynette. At gusto niya lang na di maapi si Tisay Lynette kay Witchy Moira at Zoe. At sinabi naman ni Witchy Moira kay Tisay Lynette na sisiguraduhin daw niyang wala silang love connection. Dahil pag sa oras daw na na-prove ni Witchy Moira ang kanyang true instinct ay finish na si Tisay Lynette. At dito nagtatapos ang ating Abot Kamay na Pangarap Advance Update. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.